mga kablis po. Good afternoon, magandang hapon. Naimbag timalo, maayong hapon, maupay na kulo para sa mga waray nun. And welcome to my channel, Blissful Channel. And welcome to my vlog. And for today's video, mga kablissful, isishare ko po ang aking ginawang tula last year, November 28, 2021. At sana po mapulutan ng aral at sana po ma-encourage kayo magkaroon ng motivation sa bawat buhay, bawat isa. At before po tayo mag-start, please subscribe my YouTube channel and hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga video. At sana po magustuhan niyo yung tula ko. Hango po ito sa tunay na buhay ko at kaya po ito nananatiling kinikip ko kasi nga tinitreasure ko ito dahil nagawa ko po ito dahil galing po sa puso ko. Ang title po nito is Liwanag at Dilim by Gemma D. Morales. O, di pa kompleto. Sabi niya, sa tula ko, galing sa puso talaga. Ayoko na. Gusto ko nang sumuko. Yan ang mga katagang lagi nating nabibigkas. Sa tuwing tayo ay pagod na sa lahat ng aspeto. Pagod sa puso at isipan at buong pagkataon. Kalungkot ay problema, pilit tayo tinatalo. Pero sa tingin natin, bakit hanggang ngayon tayo ay nandito? Bakit mas pinili natin lumaban kaysa sumuko? Hindi natin alam kung bakit. Pero isa lang ang pinakasisigurado. May plano ang Diyos sa atin. Marahil kaya nilikha ng Diyos ang araw at gabi upang ituro sa atin na mayroong liwanag at dilim. Na tulad ng mga bituin, may bagay na kailangan may dilim para makita ito ay nagniningning. Maari na sa punto tayo ngayon ng pagkahapo, ng pagkalito o ng pagsuko. Minsan naisip natin na tayo ay nag-iisa. Minsan pakiramdam natin wala tayo karamay. Walang pamilya at kaibigan. Pero mga kapatid, sa bawat araw ng buhay natin, kasama natin ang Panginoon, di siya umalis, di siya lumayo, di tayo iniwan, di tayo pinabayaan. Alam natin kung bakit nandito pa rin tayo hanggang ngayon, dahil hindi tayo sinukuan ng Panginoon. Sa saya at bighati, mahirap at madali, liwanag at dilim, ang Diyos ay di bibitiyong kapit lang sa Panginoon. Di ba napaganda ng mensahe? Galing talaga sa puso ko yan kasi nangyari yan. Literal yan na nangyari sa buhay ko, na-experience ko sa buhay ko. At sana po may matutunan kayo sa aking tula. Ma-encourage kayo to God be the glory. Di ba? Sa Diyos po ang papuri ng lahat. And mahal po tayo ng Panginoon, hindi po tayo niya iiwan kahit kailan. At ang sabi nga sa mga taga Episo 5:8-20, basahin ko po sa inyo. Ang ganda ng chapter na ito, kung ano, tandaan niyo, basahin niyo rin po. Dati kayo ay nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo ay nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga tao, taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag na kayong makisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon, kahiyahiyang mga banggit, man lamang ang mga bagay na iyon na ginawa nila ng lihim. Huwag daw tayong makisama, makiayon sa mundong ito na ating ginagalawan, na alam naman natin na makasalanan. O kumuha tayo ng mga tao, mga kaibigan, na yung mga positive, na mabuti ang ginagawa nila, kasi kung ang mga nakakasalamuhan natin is mga nasa kadiliman, I'm sure mahahatak tayo. So instead, kung nasa kaliwanagan ka na, instead na ikaw ang maakay, ikaw ang mangakay para maliwanagan sila. Ikaw ang maging liwanag sa buhay nila. Yun. Ang
Sabi niya, ang lahat na lalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon at nalalantad ang lahat ng dahil sa liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw ay natutulog, bumangon ka muli sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kung ikaw ay naka Kristo, tapos ang mga nakakasalamuha mo ay nasa kadiliman. Kasi kung ikaw ay naka Kristo, ibig sabihin ikaw ay liwanag. So kung nakakasalamuha mo, mga kaibigan mo, mga ano is nasa kadiliman, ikaw ang maging liwanag sa kanila. I-encourage mo sila para haakayin sa kaliwanagan. Ikaw ang maging liwanag sa buhay ng mga taong nasa kadiliman. Kaya't mag-iingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamumuhay kayong tulad ng matatalino na ditulad ng mga mangmang. Samantalhin ninyo ang bawat kakataon na kayo ay makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayo maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat nauwian sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong magpuspos ng Espiritu, mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himo at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong pagpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoon Jesus Christ. Lahat po ng mayroon sa buhay natin ay galing po yun sa Panginoon. At huwag po tayong hihiwalay sa Panginoon dahil never tayong give up ng Panginoon. Sabi sa tula ko, never tayong iniwanan, never tayong iniwan, pinabayaan, never siyang umalis, never siyang lumayo sa atin. Tayo po, nasa atin lang po yan kung paano natin ipamuhay ang Panginoon sa buhay natin. At mahal tayo ng Panginoon, tandaan po natin yan. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi siya papayag na mapariwara tayo. Kasi ang sabi nga dyan sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung sanlibutan is ito yung mundong ginagalawan natin. Diba? Kaya binigay niya ang bugtong anak upang ang sumasampalatay sa kanya ay hindi mapahamak. Kung sino yung tumanggap sa kanya, sumasampalataya kay Kristo, hindi po mapapahamak. Yan ang promise niya dito. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alam mo yung sinasabing buhay na walang hanggan, yung sa internal life yun, hindi yan dito sa mundo, sa kabilang buhay na yan, na nandun na tayo sa trono ng Panginoon, makakasama natin siya. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak na hindi upang patulang parusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ibinigay yung bugtong anak niya para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ano yung mga kasalanan natin? Ito yung kasalanan na namana natin sa unang magulang natin, kay Iba, kay at kay Adan. Ito yung spiritual sin, na ang wages dyan is kamatayan. Nasa Romans 6.23 or 23.6 yun, basta doon yun sa Romans, na ang sabi niya, the wages of sin is death. Hindi yan physical na kamatayan. Ito po yung spiritual na kasalanan na ang penalty nito is death. Spiritual death. Ibig sabihin, yung spiritual natin patay dahil sa kasalanan, hindi yung physical na buhay. Now, ang sabi niya dito, ganun tayo kamahal ng Ama na sa langit, di ba? Sobra tayong mahal. Imaginin mo, sino ba makakagawa ng sariling anak ibibigay niya sa sanlibutan? For example, sa ano, sa isa-isang bayan, yung ikaw ang mayor. Ikaw, mayor ka sa isang bayan. Tapos, mayroon ano, yung buong bayan na yan is parang nakidnap ba or na capture lang ng ano, basta parang ganun na hinihingi tutubusin yung buong bayan na yan, ang hinihingi yung isa mong anak, nag-iisa mong anak, papayag kaya ikaw na ibigay mo yung isa-isa mong anak? I'm sure hindi, pero ganun ang Panginoon, yung Ama sa langit, ganun tayo kamahal ng Ama na binigyan din tayo ng karapatan na tawagin tayong mga anak ng Diyos. Ang sabi niya dito sa 1 John 3:1, sabi niya, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama.
tinawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ay dahilan kung bakit hindi tayo nakakilala ng mga kasanlibutan, hindi nila kinilala ang Diyos. Ayan o. Binigyan tayo ng karapatan tawagin ng anak ng Diyos. Pangala, kung sa ano adopted child tayo, kasi nag-iisa lang talaga naman ang anak ng Diyos eh. Yan si Jesus Christ lang, bugtong. Ibig sabihin, nag-iisa. Pero tayo, binigyan tayo ng karapatan na tawagin natin siyang ama. Ibig sabihin, ano, adopted child tayo. O imagine mo ganun tayo kamahal ng Panginoon. At ang sabi niya dito sa 1 John 4:1 din, na nalaman natin na pinanggagalingan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pagpapatuloy na umibig ay nanatili sa Diyos at nanatili naman sa Kanya ang Diyos. O diba? Kung sino yung lumamahal sa atin, nanatili ng pagmamahal sa Diyos ay mahal din ng Panginoon. Manatili tayo sa Panginoon para yung pag-ibig ng Diyos ay nasa atin din. At maraming salamat din at sana meron pa kayong natutunan ng pag-share ko ng Word of God at sa tula ko sa hangot tuntunay ng buhay ko at sana ma-motivate kayo, ma-influence kayo kung ano yung takbo ng buhay natin. Liwanag at dilim. Dalawa lang po yan. Kung nasa liwanag tayo, maganda ang buhay natin. Meron tayong peace of mind, happiness, lahat nandoon. Joyful, peaceful, goodness, lahat nandoon yon. Yung the fruit of the Holy Spirit, yung liwanag. Pero kung nasa dilim na tayo, wala na. Goodbye na tayo kasi nasa kadiliman na tayo. Pero mandyan ang Diyos, hindi yan papayag na nandoon tayo sa kadiliman. Ganun ang pagsalita ng Diyos sa John 3.16. Lagi niyo pong tatandaan yan. John 3.16. I-memorize niyo po yun. Maraming salamat mga ka-bless Paul and have a nice day. Have a good night or whatever dyan. Kung saan man tayo naroon, maraming salamat. At sana po meron kayong natutunan sa aking pag-share ng Word of God ngayon. Ma-apply natin sa ating buhay kung ano po yung napakinggan natin. Wag po natin ibaliwala lahat yung mga salita ng Panginoon. Thank you. Have a goodbye. Peaceful mind. Thank you.